Sa may secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. We're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Leah's Secret File. Si Leah na binalikan ng kanyang ex. And when I say binalikan ng kanyang ex, kinausap bigla ng kanyang ex. Para ipropose sa kanya na buntisin siya para magka-baby na sila. Without a clear plan. Kung ano nga ba ang gustong mangyari ng kanyang ex na Z, na si Z, para sa kanilang dalawa. So, ang tanong niya ay, itutuloy niya pa ba yung pakikipag-communicate dito sa taong to? Tama ba itong desisyon niyang ito? Ano bang dapat niyang gawin? Pakinggan na po natin ngayon ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Chris Mendoza. Para kay Leah, huwag mo nang balikan. Gagawin ka lang. Kabit niyan. Di ba nag-break na nga sila nung jowaers? Nag-break eh. Di ba yung girl na ipinalit sa kanya? Nag-break na. Tapos ngayon binalikan siya. Kasi ganun yun, babalik talaga yun pag palpak yung ipinalit. Charot with harot. So meaning, hindi siya maging kabit kung hiwalay naman siya. Kaya lang, magiging mommy baby ka lang talaga. Okay lang ba sa'yo yun? Anyway, eto naman sabi ni Alan Valenzuela. Magpapabuntis ka pero walang commitment. Ano yun, landi lang. Hindi tumatagal ang kagandahan. Kaya gamitin mo sa tama. Isama mo rin ang utak sa mga desisyon mo. Shoutout kila Ariel Desgracia at Noel Cabangon. Ayun, taray. Si Noel Cabangon nakikinig ngayon. Utak. Huwag lang puro puso. At huwag lang puro ganda ang pairalin. Eto naman sabi ni Igop Moto Vlog. DJ Rax, ang lupit din ng ex niya, babalik lang para sa kagustuhan niyang magkaanak uli sa SF Center natin. Buti sana kung mangyari yan eh, magbago yung lalaki, pwede pa yun. Pero kung hindi, nako, wag na lang! Shout out po sa Pops, pa-install Motorworks, TNVR, The Boss, Grab Cars, and sa Solid Independent Riders Group, Capitolio Chapter, na nakatunin palagi sa Love Radio. Salamat po from Igop Moto Vlog. Mabuti sana kung magbabago, pero nagbabago ba talaga ang tao para sa ibang tao? Magbabago lang tao para sa sarili niya. Tsaka feeling ko, kaya naman magkaroon ng bago. Bagong ipapalit. Charot! Anyway, ito naman sabi ni Charles Sanko. Oo nga, DJ Rocky, yung closure, baby thesis, yung closure para sa mag-Starbucks lovers, STX lovers, sa hotel lang tuloy at chukchak chenis tulang dugetch. Wala akong masabi sa SF ngayon, pero para sa sender, payag ka nun, babalikan ka lang para anakan ka. Nasa sayo yan, sender, kung magpapakarupok ka sa ex mong aanakan ka, hindi para mahalin ka. Wala kasi akong may advice sa mga ex lovers na ganyan mag-comeback, putulin ko mga junjun, tahiin ko mga kefinyo. Ay! Mahirap yarn. Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na ang characters niya pang Japanese. Good afternoon, DJ Rocky, na miss ko mag-comment sa secret file mo. Bali, ang mapapayo ko lang kay ate girl, mag-ingat siya sa magiging desisyon niya kasi once na iwanan siya ni kuya, hindi malabo na masaktan siya. Kung hindi naman niya maibigay kay kuya yung pagkakaroon ng anak, baka tuluyan talaga siyang iwanan. So, dapat ready lang siyang masakdan. Yun lamang po, DJ Rocky, pabati po dito sa Bitoy's Woodwork sa Cabuyao, Laguna. Shoutout sa kasama ko na si Alvin, aka Negro, at Spencer Alcala. Uy, maraming salamat.
Ito pa sabi ni artist Jordan Santos, huwag mong ilagay ang sarili mo sa isang sitwasyon na alam mong talo ka kasi una pa lang. Alam mo na kung anong gusto niya. Anak lang ang gusto niya. Hindi kanya talaga mahal. Yun lang ang nakikita ko. Salamat po. Hashtag balot ni Panot. Uy, abangan po natin ang negosyong yan. Balot ni Panot by artist Jordan Santos. Anyway, ito naman sabi ni Darwin Russell. Leah, gusto ni Zina magkaanak kayo. Ang tanong, paninindigan ka ba niya at magiging responsableng ama sa magiging anak ninyo? Take note, nag-iwalay kayo because of personal problems niya, which hindi mo pinaniwalaan. You must think twice about this kung tama bang balikan siya because having a baby with you without marriage in mind. Eto naman sabi ni Bernard Laurejas, big no unless may clear plans para sa future. Huwag mong balikan, gagawin kang kabit niyan. Pagpangit ang lalaki, sabi na magulang, ipabarangay yan. Pero pag pogi, pakasalan na yan. Uy, huwag naman ganun. Iwasan na niya yung boy. Nasa huli ang pagsisisi. Gusto lang talaga ni boy na magkaanak siya. Real love is acceptance and serving your partner. Tanggap kung sino ka. Pero kung hindi kayo magka-baby, baka hindi kanya tanggapin uli at makipag-iwalay siya sa iyo. O, ito naman, sabi ni Katrina San Jose. Minsan, binabalik ni Lord ang mga ex natin sa buhay natin para malaman niya kung gaano tayo ka-bobo. Grabe naman yung para malaman natin kung gaano tayo kabobo. Huwag mo nang hintayin pa sender na ma-realize mo na hindi siya ang true love mo kapag naanakan ka na niya. Ganyan talaga ang mga ex, magpaparamdam kapag palpak ang ipinalit. Singsing dapat ang i-offer sa'yo kung talagang mahal ka, hindi pangit na lahi. Yung ex mo lakas ng dating, nanggigigil ako. Huwag ka na magpautu doon, maraming pwedeng magpasaya sa'yo, hindi yung sa umpisa lang. Ngayon pa lang, pagsisihan mo na na naging ex mo siya para hindi ka na madala sa mga matatamis niyang salita. Ay, gusto ko yun. Minsan talaga, babalik ni Lord yung ex natin para talagang ma-realize natin kung gaano tayo kabobo, diba? Charot, tidarot. Anyway, sabi naman dito ni Myra Darm, ang hirap naman ang gusto ng ex mo. Gusto ka lang buntisin. Hindi naman ganun kadali yon. Lalo na't hiwalay naman na kayo. Hindi natin masisiguro kung paninindigan ka niyan after ka mabuntis. Eh, hindi rin natin sure kung mamahalin ka pa niya o yun lang talaga habol niya sa'yo. Kaya mas marami pang iba dyan na deserve yung pagmamahal mo. Mas maganda pa rin yung buong pamilya. Kaya mo yan, Leah. Alam mo ang tama't mali. Yun lamang po, DJ Rocky. Salamat po. Hi din kay Robert. At ang sabi niya, siguro hindi kayo mabigyan ng anak dahil wala namang kasiguraduhan kung ano ba talagang meron ngayon sa inyo. Mas maganda pa rin kasi kung magkakaanak kayo, na planado. Kaya mas maganda kasal muna bago anak. Pag-isipang mabuti, sender. Yun lamang po. Hi kay Lance Nogiboy Acha Jr. Tin Rivera says, huwag na balikan si ex. Tapos iiwan ka lang yan ulit. Sana makatagpo ka ng tamang tao na mamahalin ka ng buong buo. Shoutout po sa Team Rocketeers and Team Sawi. Ingat kayo lahat. Kayo rin po, Ate Rocky. Ingat po. From Tin Rivera. Andayo pa nag-comment sa secret file natin for this afternoon. Ang daming nagko-comment na sinasabi nila, huwag mo nang balikan yan. Ako ang sasabihin ko, oh, magpabuntis ka, girl. Ilaban mo na yan. Magpabuntis ka na. Alam mo kung bakit? Kasi pag ginawa niyo yun, masarap. Charot! Gusto mo? Ganun yung advice ko. Oo. Sige na, magpabuntis ka na. Gusto mo yun, diba? Ang saya-saya kayang mabuntis tapos mag-aalala ka every single day of your life kung anong meron sa inyong dalawa. Diba? Mas masaya, mas colorful ang buhay kapag nag-overthink ka, kapag ina-anxiety ka, kaiisip kung meron ba siyang kinaka ng ibang babae, diba? Ang saya kaya nun, yung tipong wala kang peace of mind. Kumbaga, alam mo naman na yung problema mo eh, tapos pinagdadaanan mo yung problema mo, alam mo naman din yung solusyon, pero hindi mo na lang susolusyonan kasi nga, it feels so familiar. Kasama nitong taong to. The feelings,
sobrang familiar eh. At some point, parang komportable ka knowing that this person is going to be the father of your child. Kasi nga, nakasama mo na to dati pa eh. So, okay. Komportable ka dun sa part na yon. But at ang tanong is, komportable ka ba dun sa parte na magiging asawa ka niya? O magiging partner ka niya? Or magiging baby mama ka niya? Okay ka ba dun? Kasi ang itatanong ko sa'yo ngayon, eh ito, anong gusto mo? Maging single mom or maging wife and a mother? Wife slash mother, ah. Maging single mom o wife slash mother? Ano ba yung nakikinikinita mo sa future mo? Kumbaga, sige, maging Madam Auring ka now. O kaya Rudy Baldwin. Ano ba yung parang goal mo in life? Yung gusto mong ma-achieve in life in terms of personal na life mo? Ano ba? Kasi kung gusto mo ng magulong buhay, yung tipong mag-iisip ka, mababaliw ka kung merong babae yung magiging partner mo, or kung may feelings ka talaga dito sa taong to, tapos biglang aanakan ka lang niya, tapos bubuo ka na naman ng isa mong pangpamilya, antay mo yung the right one para sa'yo, bibigay mo yung gusto niya. Yun ba yung gusto mo? Then sige, laban mo na yan. Pero kung hindi yun yung gusto mo, huwag ka na mapadala. Ibinigay mo na sa kanya dati yung gusto niya. Ngayon, ibigay mo naman sa sarili mo yung gusto mo para sa sarili mo. He made that selfish decision in his life in the past. Although, pwede nating sabihin na selfless and selfish both at the same time, all at the same time. Bakit? Kasi pinakawalan ka niya. He did you also a favor. Nakipag-iwalay siya sa'yo. Pero, may ipinalit naman siya sa'yo. Niloloko ka pala niya. Boundaries. Yan yung kulang minsan sa tao eh. Yung learning how to say no. Sa mga taong gusto lang i-feed yung mga sarili nilang kagustuhan. Kapag nagka-partner ka, hindi pwedeng yung isang tao lang sa relasyon yung masaya at nafufulfill yung needs. Dapat dalawa kayo nagfufulfillan ng needs ninyo. So kung hindi agree yung isa sa magiging sitwasyon o dun sa current situation, edi pag-usapan, compromise. Ganun. Pero ito, gusto niyang magkaanak, babalik siya. Lahat ng kagustuhan niya, ipinipresent niya sa'yo at oo ka lang o hindi. At hindi ka namang pinipressure na magsabi ng oo, girl. Required ba na magsabi ng oo, sige, pabuntis ako sa'yo? What is it for you? Kung sakaling magbuntis ka, magiging mama ka, okay. Pero ang tanong, mentally, physically, emotionally supported ka ba ng taong to habang buhay? At tatandaan mo, ang pagiging magulang, hindi yan natatapos pag umire ka, nilabas mo na, niluwal mo na yung bata. Panghabang buhay yan. So, pang-abang buhay, may kaagapay ka dapat sa pagpapalaki ng anak. At yun yung asawa. Yun yung partner na kung tawagin nila. Pero kung kagustuhan lang yan ng isang tao, so bakit? Ba't ka papayag? Unless gusto mo ng ganun, ha? Ganung setup na walang kasiguraduhan, walang clarity, walang clear plan para sa'yo, then sige, laban mo na nga. Pero kung hindi mo nga gusto yan, huwag mo na i-push. O sige, makipag-bargain ka pa. Tanungin mo siya, anong plano mo para sa ating dalawa?
Cause clearly, may plano siya para sa bata. Gusto ka lang niyang anakan. So gusto niyang maging tatay siya. Gusto niya ituloy siguro yung lahi nila. Pero yung masayang pamilya, loving, caring family, kaya niyo bang ibigay yun sa kanya? Sa magiging anak ninyo, just in case? So bago kayo mag-desisyon na gumawa ng isang human being sa mundong ito, ayusin niyo muna kung ano yung inyo. At tanungin mo sa sarili mo kung ito pa rin ba yung gusto mo para sa magiging pamilya mo. Because dapat klaro yung non-negotiables and negotiables mo in life. Kung gusto mo ng family-oriented guy, kung gusto mo ng faithful, committed guy, then ekis na yung ex mo. Pinatunayan niya na kung sino siya dati. Huwag mo na ulit papatunayan niya sa iyo yan. Huwag ka nang to make two. So, yun lang. Balikan mo. Charotoy, darot! Wala namang tanong na yun. Balikan mo. Anyway, if you wanna share your secrets, share it to me at rockytera@gmail.com. I gonna say, BRB as in bathroom breaker, so with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malunggumapang sa kakal sa dahan. 90.7 Love Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Leah's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!